pong babasahin ay mula sa Lumang Tipan at isang talata lang to mula sa Book of Proverbs chapter 12 verse 25. Proverbs chapter 12 verse 25. Ganito pong sinasabi. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Sa Tagalog Bible, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Brothers and sisters, ito po ang mga salita ng Panginoon. Mabit muna tayo ang pamilya muna. Maaari na tayo na po, mga kapatid. Magsipo po tayong lahat. At magandang gabi po sa inyong lahat. At mainit na gabi. Kapagka tayo po ay nasa summer na, kaya medyo nakakaramdam na kayo na medyo maalinsangan, medyo mainit, may humid, sapagkat pumasok na tayo sa summer. Ngayong gabi mga kapatid, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol sa subject about anxiety. Sabi niyo nga, anxiety. So pag sinabing anxiety, alam natin, ang word na anxiety ay pagkabahala, diba? Pagkabalisa, pag-aalala, yan ang anxiety. So, ngayong gabi, ang aking pong topic ay pinamagatan pong anxiety is a downer. Anxiety is a downer. So, ano ibig sabihin ng downer? Hindi yung downy na fabric conditioner na ginagamit niyo sa mga damit niyo pag naglalaba kayo. Pag sinabing downer, ito ay depressing factor. Ibig sabihin, ang anxiety, ang kabalisahan, ay nagpapahina ng kalooban. Ang kabalisahan, ito'y sumisira ng kagalakan. Ang kabalisahan, pag mayroon ka nito, pag may anxiety ka, nagiging killjoy ka. Diba? May kilala pa kayong ganon? Killjoy? No? Nagsasaya ng lahat, pero siya malungkot pa rin. Amen? So, yung mga taong mayroong anxiety. So, unahin muna natin, brothers and sisters, sa definition ng term. What is anxiety? Anxiety is distress about future uncertainties. Pag sinabing anxiety, ito ay distress about future uncertainties. Ibig sabihin, hindi ka sigurado kung ano mangyayari sa bukas. Kapag ikaw ay nababalisa patungkol sa kinabukasan mo, no, hindi ka sigurado kung ano mangyayari, yan po ay anxiety. Pag hindi ka sigurado sa bukas kung ano mangyayari, pag hindi ka sigurado kung may kakainin ang pamilya mo bukas o sa mga darating na araw, kung nag-aalala ka, mga kapatid, kung may babayad ka sa mga bills mo, sa mga bayaran mo, o nag-aalala ka kung makakatapos ang mga anak mo sa pag-aaral, di mo alam kung mapapayaran mo lahat ng tuition fees nila, nag-aalala ka kung may mag-aalaga sa iyo pagtanda mo, no? Yan po ang anxiety. Anxiety is distress about future uncertainties. Yung walang kasiguraduhan, mga kapatid. Kung iniisip mo sa mga estudyante kung makakapasa ka sa exam, kung makakatapos ka sa pag-aaral, hindi ka sigurado, nag-aalala ka, yan ang anxiety. Anything na iniisip mo na hindi maganda, na pwedeng mangyari sa bukas at hindi ka sigurado, whether near or distant, whether real or imagined, that's anxiety. Malayo man o malapit, imahinasyon man o totoo, kapag iniisip mo yan, yan po ang anxiety. Ang anxiety, ito ay characterized ng mental agitation. Ibig sabihin, nasa isip, nagpapahirap sa isipan ng tao. Ang worries, ang anxieties, ay nag-i-start yan sa isipan ng tao. Kaya mamay nabasa ako, sabi niya, ang pinaka-worst ng evil ay nasa isipan ng tao. Amen? Kasi ang tao, minsan, kahit hindi naman totoo, kahit hindi naman nangyayari, iniisip niya. So that's anxiety.
mental agitation. Parang pinahihirapan ang isipan mo. Anxiety is the cause of worry. Kaya may worry, no? And worrying about things can cause serious physical problems. Katulad ng ulcer, katulad ng heart attacks, katulad ng hypertension, high blood pressure. Lahat yan ay pwedeng ang cause ay anxiety or kabalisahan. At ang anxiety, mga kapatid, mayroon siyang three elements. Mayroon siyang tatlong elemento, yung tinatawag na insecurities, pangalawa, yung helplessness, at yung pangatlo, yung isolation. No? Kapag mayroon kang anxiety, no, iniisip mo, something bad is going to happen. Yan ang insecurities. Iniisip mo, may masamang mangyayari. Ang pangalawang elements, helplessness. Kapag mayroon kang anxiety, iniisip mo, there is nothing I can do. Wala akong magagawa. Di na ako makakalabas sa ganitong kalagayan ko. Ang pangatlong element ng anxiety, isolation. Iniisip mo, there is no one to help you. There is no one to help me. Walang tutulong sa akin. Yan ang tatlong elements ng anxiety. Insecurities, mga kapatid, helplessness, and isolation. Amen. Mayroon pong isang kwento tungkol sa isang lalaki that he was being paralyzed by many anxieties in life. No? Worries. At dahil doon, he is unable to sleep. Hindi siya makatulog at night. So, ang kanyang isipan, he was tired. Ang kanyang mind, ang kanyang body. At ready na siya for anything. No, nandun na siya sa dulo ng kanyang gasp, mga kapatid, mayroon siyang na-met na isang kaibigan na Christian at sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan, alam mo, kung ipananalangin mo lang lahat ng iniisip mo, you would find relief. Kung mag-pray ka lang, makakadama ka ng relief sa buhay mo. So that night, mga kapatid, for the first time sa loob ng maraming taon, nanalangin siya. At he told God, sinabi niya sa Diyos, everything about himself, every struggle that he was going through, sinabi niya lahat sa Panginoon. And while he was praying, he fell asleep. Nakatulog siya. Nung magising siya, ang pakiramdam niya, iba na. Parang magaan. Nung magising siya, alam niya, natagpuan na niya yung lunas ng kanyang anxiety. At lumapit sa kanyang doktor, sabi niya, Doc, no, binigay ko na kay Jesus lahat ng worries ko. At sabi niya, I turned them all over. Lahat, all over to Him. Binigay ko na sa kanya lahat. At sabi ng kanyang doktor, kapag ganyan lahat ang pasyente ko, maghihirap ako. Mga kapatid, balik tayo sa ating talata. Sa Proverbs 12:25, mayroon akong lima na refleksyon sa talata nito. Balikan natin kunti ang ating binasa. So sabi ng Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Okay? Ang kabalisahan daw ay nagpapabigat ng kalooban, pero ang mabuting balita ay nagbibigay ng kalakasan, kagalakan. So una po na refleksyon, una na pagninilay ko, itong nakita ko, anxiety is heavy. Anxiety is heavy. Pag sabing heavy, mabigat. Ang kabalisahan ay mabigat. Hindi yan magaan. Pabigat yan sa'yo kapag may anxiety ka. Kaya nasabi ng aking binasa, anxiety weighs down the heart. Parang may weight. Parang pinupull down ka. So, anxiety is heavy. Pabigat yan sa buhay natin. Amen? May naalala ko, na-remind ako sa isang babae, na 4 years, ilang taon, siya po ay nabubuhay sa tension. Dahil sa kanyang maraming responsibilities, sa work niya, sa tahanan niya,
sa church, sa community. Then, ang ginawa niya, pumunta siya sa kanyang doctor para magpa-check up. At sinabi niya sa doctor, "Doc, hindi ako sigurado kung ano nangyayari sa akin. Ang feeling ko, all run down. I feel all run down," sabi niya. So after mapakinggan ng doktor yung sinabi niya, tinanong siya ng doktor ng ilang questions. Then upon the completion, nung matapos makumplete na yung mga question ng doktor, ang sabi ng doktor sa kanya, "Alam mong trouble sa iyo ay hindi, it's not you all run down, but you are all wound up." Maraming tao ang ganyan, mga kapatid. The reason we are all run down is because we are all wound up. Ano ibig sabihin ng run down? Sabing run down, para kang sinagasaan, para kang sinira, para kang wasak, parang walang kwenta ang buhay mo. Ibig sabihin ng run down. Ano ibig sabihin ng wound up? Pag sabing wound up, natetense ka, nininervyos ka, nagagalit ka. Ang totoo, mga kapatid, marami sa atin, hindi naman talaga tayo run down. Hindi naman talaga tayo wasak ang nangyayari lang sa atin. Natetense tayo. Nagagalit tayo. Amen? We push ourselves because there's so much to do. Pinupush natin ang ating sarili dahil iniisip natin marami tayong gagawin. Nababalisa tayo dahil gusto natin magawa natin ang lahat. At umaabot tayo sa point na nasusubrahan na tayo ng gawa, overdue. Diba? Nasusubrahan na tayo ng ginagawa at doon tayo nakakaranas ng breakdown. Nakukuha niyo ako? Amen. Dahil gusto mong gawin ang lahat. Amen? Pinupush mong sarili mo. Iniisip mo na maraming dapat gawin. There's so much to do. Kaya nangyayari, dahil nasusubrahan ka na sa ginagawa mo, nakakaranas ka ng breakdown. Amen? Alam niyo, ang mga mechanical engineers, nag-aral sila patungkol sa strength ng metals. At ito ang na-discover nila. Nung pinag-aralan nila mga metals sa mga mechanical engineers, sinabi nila that every metal breaks or every metal has a fatigue limit. Meron tinatawag na fatigue limit. Ano yung fatigue limit na yan? Ito yung point na kung saan yung metal, it breaks under extreme tension and stress. Kahit matigas ang metal, sila ay may time na mababali, magpre-break dahil sa sobrang tension at stress. Ang tao meron din fatigue limit. Meron din tayong fatigue limit. Ito yung point, mga kapatid, pag sinabing fatigue limit, ito yung point na kung saan ikaw ay, kung hindi ka mag-breakdown, mag-lose control ka. Yan yung fatigue limit. Ito yung time na parang dumarating ka sa yung bagang parang magagalit ka, kaya naman mag-breakdown ka na lang. Yan yung tiyatag na fatigue limit, mga kapatid. Now, pero anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Kasi dahil alam natin, the pace of life is demanding. Alam natin, habang nasa mundo tayo, maraming demands to. Maraming hinihingi ang mundo sa buhay natin. We can't just stop. Di tayo pwedeng tumigil basta-basta. Na-feel mo na ba yung minsan dumating ka sa point na parang sinasabi mo, you cannot keep going but you cannot stop either. Yung parang di mo na kayang magpatuloy, pero hindi mo rin kayang huminto. Dumating ba kayo sa point na yun? Yun yung fatigue limit. Amen? Di mo na kayang magpatuloy kasi pagod ka na, nahihirapan ka na. At di mo rin kayang huminto sapagkat may umaasa sa iyo. Hindi ka rin pwedeng huminto sapagkat may pangarap ka. Amen? Mga kapatid, pero alam niyo ba na mayroon palang certain amount ng tension na worth mentioning, na magandang pag-usapan. Alam niyo, hindi lahat ng tension ay masama.
mayroong certain amount ng tension na makakatulong sa atin. Ito po, mag-i-illustrate ako. Ang rubber band. Alam niyo yung rubber band? Yung goma, yung elastiko. Ang rubber band, kailangan mo siyang stretch in order to be useful. Ang guitar string, ang string ng guitar, kailangan mo siyang i-tighten in order to sound right para tumunog siya ng tama. Ang bow string, kailangan mo siyang i-throw back to shoot an arrow. Nakuha niyo ako? So, it is with us. Ganon din yan sa tao. The right amount of tension keep us active, keep us sharp. Kaya minsan, kailangan din natin ng tension. Amen? Kung papaano ini-stretch ang rubber band, kung papaano itinatighten ang guitar string, kung papaano dinodrawback ang bow string to shoot an arrow, it is with us also. Dapat mayroon din tayong certain amount ng tension dahil ito ay tutulong sa atin para maging active tayo, para maging sharp tayo. Amen? Pero pag sobrang naman noon, ano mangyayari? Pag sobrang stretch ng rubber band, mapuputol siya. Pag sobrang tighten ng guitar string, malalagot siya. Amen? Pag sobrang drawback ng bow string, masisira siya. Mga kapatid, ang kailangan natin, we need a healthy balance. Kailangan natin ng healthy balance. Amen? Anong ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, kailangan natin ng positive outlets para ma-relieve ka sa pressure mo dahil sa everyday life na pinagdadaanan mo, para ma-lifted up ka at para ma-feel mo na matatanggalan ka ng bigat sa iyong buhay. Healthy balance. Paano? You need things like mag-relax ka, pumunta ka muna sa beach, maligo ka, mag-meditate ka, makinig ka ng soothing music. Makakatulong yan, mga kapatid. Take a nap, read the Bible, mag-meditate ka, tumawag ka sa friend mo, makipag-meet up ka, magpintuhan kayo. Amen? Yan po ang dapat na healthy balance. Hindi pwedeng puro na lang trabaho, mai-stress ka, mag-breakdown ka, makakaranas ka ng fatigue limit. Ang metal na eh. Nag-breakdown eh. Tao pa kaya? Nagkikinig kayo? Kaya hindi masama minsan. Amen? Hindi masama minsan mag-relax. Hindi masama minsan manood ka ng sine. Mag-mall ka kahit wala kang bibilihin. Ikot-ikot ka lang. Amen? Para makarelax ka. Yan ang tatawag na healthy balance. Kasi pag palagi kang nagmumukmuk sa kwarto mo, sa bahay mo, iniisip mo yung mga bills mo, nako, ma-anxiety ka. Amen? Ma-anxiety ka. So, anxiety is heavy. Mabigat yan. Kaya sabi ng Bible, it weighs us down. Amen. Pangalawa sa aking pagninilay, anxiety is unsettling. Unsettling. From the word unsettled. Unsettling. Pag sabing unsettling, hindi perme, hindi maayos, hindi mapakali. Amen. Ilan sa mga synonyms ng word na anxious ay nervous, uneasy, restless, unsettled. Ang word na restless o kawalan ng kapahingahan, mayroon po akong nakitang dalawa na occurring sa Bible, na account sa Bible, sa word na restless or unsettled, yung walang kapahingahan. Dalawang beses binanggit sa Bible, dalawang occurring sa Bible na nakita ko. First, makikita natin sa Genesis chapter 4, verses 10 to 12. Basahin ko lang sa inyo. At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong kinaslang.
Bumkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirahan at magiging lagalag ka sa daigdig. Sabi ng English Bible sa NIV, you will be a restless wanderer on the earth. You will be a restless wanderer on the earth. May kilala pa kayong ganon? Walang kapahingahan, nakahiga na pero hindi pa rin nakakapagpahinga. Amen? Lahat na ng posisyon sa paghiga, hindi pa rin makatulog. Restless. Amen? Pinatay ni Cain ang kanyang sariling kapatid. At isa sa mga consequence ay magiging restless siya. He would never be settled. Amen? Kaya ang anxiety is unsettling. Unsettled. Ang anxiety is restless. Kapag ikaw ay mayroong anxiety, wala kang kapahingahan. Ang anxiety hindi lang mabigat, kundi wala ka pang kapahingahan. Amen? Sabi ng Geneva Bible commentary, ito yung sasabi, you will never have rest for your heart. You will be in continual fear and worry. You will be in continual, tuloy-tuloy, fear and worry. Meron ba kayong kilalang taong ganyan? Palaging takot, palaging nag-aalala, takot baka walang makain, takot baka hindi makapag-asawa, takot baka tumanda na walang mag-aalaga, takot baka magluko ang asawa, takot baka hindi makatapos ang pag-aaral. Amen? Restless. Amen? Kaya mga kapatid, kung kayo, I'm sure, ang iba sa inyo na nandito ngayon na nag-attend ng gawain na yung gabi, ang iba sa inyo mayroong anxiety. Amen? Ang iba sa inyo mayroong kayong kabalisahan. Mayroong kayong pag-aalala, iniisip niyo na po, ang tasa ng gasolina, paano na yung sasakyan ko? Amen? Tumataas ang gasolina, lahat na nagtaas, dalawa na lang dito mataas, si Mahal at si Mura. Amen? Kasi Mahal, wala na pala. Amen? Anxiety is something that can consume us. Ang anxiety, para kang nilalamon, parang kinukonsume ka, para kang kinakain ng takot ng kabalisahan. Amen? Sabi nga ng Clark commentary, you shall be expelled from the presence of God. You shall be expelled from the presence of God. Ano yung word na expelled? Di ba parang pinatalsik ka? In-expelled ka? Yan ang sinasabi ng Clark commentary. Na kapag ikaw daw ay nagwo-worry, kapag ikaw ay may anxiety, ibig sabihin yan, parang pinapatalsik ka mula sa presensya ng Diyos. Amen? At yan exactly ang nangyayari kapag nasa state tayo ng fear at worry at anxiety. You are living outside of the presence of God. You are living outside the presence of God. Amen? Parang wala ka sa presensya ng Diyos. Kaya nga, maganda yung ma-attend ka. Maganda yung nag-fellowship ka, nag-worship ka, kumakanta ka, mag-join ka sa pagkanta, mag-join ka sa pagsayaw. Para hindi ka mag-worry, hindi ka mag-anxiety. Amen. Alam niyo, gusto ni Lord na close tayo sa Kanya para makalaya tayo sa draining emotion na ito. The cause ng worries, cause ng anxieties. So, restless. Sinong example ng restless sa Bible? Si Cain. Si Cain ay walang kapahingahan. Lagalag sa mundo. Amen. May mga taong gawin, di ba? Parang walang direksyon yung buhay. Lagalak kung saan pumupunta. Amen? Walang kapahingahan. Hindi mo mapaperme. Amen? Parang may ceiling quit. Hindi makaperme. Amen? Restless. Ang pangalawa po na occurring sa Bible, when it comes to restless, ay yung account naman ni Esau. Si Esau, mababasa natin sa Genesis 27:38-40. Sino si Esau? Hindi yung pinakain mo sa ano ha?
sa barbecue ng isaw. Iba yun. Yung isaw na ito, pangalan to ng tao. Si Isaw, kapatid ko ni Jacob. Amen? Now, si Isaw, sabi ng Genesis 27, 38 to 40, ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama si Isaw. Talaga bang iisa lang ang iyong basbas, ama? Basbasan na rin ninyo ako. At patuloy siyang nananangis. Sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo ay malayo sa kasaganaan. Pati hamog mula sa langit, ikaw ay pagkakaitan. Habak mo ang iyong ikabubuhay. Kapatid mo ay iyong paglilingkuran upang kalayaan iyong makabit. Kailangan ikaw ay magimagsik. Sa English Bible, ganito sinasabi, you will live by the sword and you will serve your brother. But when you grow restless, you will throw his yoke from off your neck. Again, binanggit yung word na restless. Hindi lang si Cain ang restless, ang walang kapahingahan, maging si Jacob, si Isaw talaga, si Isaw. Bakit si Isaw naging restless? Sapagkat binenta ni Isaw ang kanyang birthright. Binenta niya ang kanyang karapatan ng pagiging panganay, mga kapatid. Kapalit ng isang mangkok lang na pagkain, yung birthright niya. By the way, sa Israel, ang pagiging panganay, importante yun. Kasi pag panganay ka, ikaw ang mamamahala ng lahat ng kabuhayan ng pamilya mo pag nawala ng magulang mo. So, ganun ka-importante. Pero nung ginawa ni Isaw, binenta niya ang kanyang birthright kay Jacob, kapalit lang ng isang mangkok na pasain. Amen. Pagkawala siyang self-control. Amen. Pagdating sa pagkain, hindi niya makontrol ang kanyang sarili. So, isa sa mga consequence dahil sa kanyang pag-trade ng kanyang blessings, he would be restless. Mga kapatid, mayroon mga katulad ni Cain. May mga katulad ni Isaw na walang kapahingahan. Hindi makapanatili, hindi makapermis sa isang lugar, hindi makapermis sa isang trabaho, palipat-lipat ang trabaho, hindi makapermis sa isang relasyon, palipat-lipat ng relasyon. Amen? Unsettled, unsettling, restless. Amen? At parihas ang dalawang ito ay naging restless sila because of their poor choices. Dahil sa kanilang maling pagpapasyan. Dahil sa kanilang maling desisyon, mga kapatid. Amen. At alam niyo po, the best choice to make when we are restless is to come to Jesus. The best choice to make when you are restless is to come to Jesus. Amen. Ano sabi ng Matthew 11:28-30? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, nabibigatan, lubha sa inyong pasanin. Kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyong aking pamato at sundin ninyong aking mga tinuturo sapagkat ako'y maamo, mapagpakumbabang loob. Matatagpuan nyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibigay sa inyo. Amen. Yan sasabi ng Bible, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. The best choice to make when you are anxious, when you are distressed, when you are restless, is to come to Jesus. Amen. Amen. Lumapit ka sa Panginoon. Kapag ikaw ay unsettled, you need to find peace and rest, Jesus is the answer. Amen. Siyang kasagutan. Amen? Amen. Ilalagay niya ang spirit mo sa kapahingahan. Yes, maaaring magiging busy ka, but your soul can find rest. Amen. So kung ikaw ba, are you restless?
Ikaw ba ay walang kapahingahan? Are you unsettled? Hindi ka ba maperme? Come to Jesus. Lumapit ka sa Panginoon. Now, pangatlo sa aking pagninilay sa talatang ito, di ba sabi ko, anxiety is heavy, anxiety is unsettling, ibig sabihin unsettled, restless. Ito ang napagnilayan ko. We can be anxious about work. We can be anxious about work. Akala nyo ba, ang trabaho ay parang kasiyahan natin? Marami sa atin, ang trabaho natin, nagiging dahilan ng ating anxiety. We can be anxious about work. Kahit sa trabaho, pwede tayo magkaroon ng anxiety. Pakinggan yung sinabi ni Solomon. Ecclesiastes 2:22-23. Nagpapakapagod at nagpapakahirap ka ng gusto sa mundong ito. At nagpapakapagod at nagpapakahirap ng gusto sa mundong ito ang isang tao. Ngunit para saan ba ang pagpapagod nito? Ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at kinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Sa NIV Bible, pakinggan nyo. What does a man get for all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? All his days, his work is pain and grief. Even at night, his mind does not rest. His tool is meaningless. Hindi sinasabi ni Solomon na walang kwenta ang trabaho. Kailangan natin ng work. Ang sinasabi ni Solomon, mga kapatid, huwag nating hayaan na makonsume tayo ng ating mga trabaho. Yung wala ka nang iniisip kundi kumita, kahit natutulog ka, iniisip mo yung kita pa rin. Kaya hindi makapikit yung mata mo dahil gusto mo malaking kita. Amen? Balisa ka. Di ba yung sinasabi ng Solomon, even at night, his mind does not rest. May kilala pa kayong ganyan? O baka kayo? Minsan kahit tulog na kayo, hindi pa rin kayo makapagpahinga. Amen? We can be anxious at work. Kahit trabaho, mag-focus ng anxiety kapag hinayaan natin na i-consume tayo ng ating work. Hindi masama ang work, pero huwag mong hayaan na alipinin ka na lang ng work mo. Sabi ko nga sa inyo, healthy balance. Mag-relax ka rin. Amen? Paminsan-minsan. Amen? Mag-relax ka rin kapag may time. Yung mga wala namang ginagawa, magtrabaho ka rin kapag may time. Amen? Ikinig kayo? Alam niyo, ini-echo lang ni Solomon yung sinabi ni Jesus, do not store up treasures on earth where moth and rust will destroy. Instead, store up treasures in heaven where moth and rust will not destroy. Amen? Brothers and sisters, hindi masama ang mag-iwan ka ng inheritance sa iyong pamilya. Hindi masama yan. Pero kung sa kapipilit mo na mayroon kang maiipon para maiiwanan ka sa pamilya mo, nag-focus na yan sa iyo ng anxiety, ito ay problema. Kasi baka imbis na man ang iwan mo sa mga anak mo, mag-iiwan mo sa kanila problema. Kasi nagkasakit ka. Nagkikinig kayo mga kapatid? Amen? Sa sobrang pag-aalala. Kaya sabi ng Ecclesiastes, even at night, his mind does not rest. Kahit gabi. Diba? Paggabi dapat matutulog ka na. Amen? Paggabi dapat nagpapahinga ka na. Pero iba, kahit gabi, anong ginagawa? Meron pa rin binabasa sa gadget. Kaya, hanggang pagtulog, nag-aalala. Amen? Ang iba, nag-iisip pa rin kahit natutulog na. Kaya nga may gabi para magpahinga ka. Amen? Hindi ka binigyan ng gabi para mag-alala ka at magising. Di ba sinasabi ko, ang Diyos nagbabantay na sa iyo habang natutulog ka. Kung hindi ka matutulog, di dalawa na kayo ng Diyos na gising,
Amen? Kaya nga si Lord, nagbabantay sa iyo eh. Matulog ka ng mahimbing. Amen? Mga kapatid, instead of being anxious about work, dapat natin i-put into practice ang sinabi ni Solomon sa verse 24 to 25. Pakinggan niyo. Sabi ni Solomon sa verse 24 to 25 ng Ecclesiastes 2, sabi niya, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too, I see, is from the hand of God. For without Him, who can eat or find enjoyment? Without God, who can find enjoyment? Sabi ni Solomon, ang mabuti sa tao kumain ka, uminom ka, pero kailangan kasama ang Diyos. Kasi kung walang Diyos, kahit kumakain ka pa ng masarap, hindi ka mag-i-enjoy. Amen? Kaya nga sinabi ng Bible, pakinggan nyo ha, gusto ko lang basahin yung word na under the sun. Diba? Anong sabi ni Solomon? Sabi niya, what does a man get for all the toil and anxious striving with which he labor under the sun? Sabi, ito ay meaningless. Pag sinabing under the sun, mga panglupa, makalupa, kasi under the sun eh. Ibig sabihin, anumang gagawin mo under the sun, makalupa, hindi ka mag-i-enjoy, dapat above the sun. Ibig sabihin, dapat sa picture, palaging kasama ang Diyos. Nasa trabaho ka, kumakain ka, nagre-relax ka, nag-aaral ka, hindi dapat mawala sa picture ang Panginoon. Hindi puro under the sun. Dapat palaging may above the sun. Amen? Ano ba yung above the sun? Ang Diyos. Ano bang under the sun? Yung makalupa. Kasi sa ilalim ng araw. Amen? Mga kapatid, yan po ang point natin. Amen? So anxiety, ay pipindi kahit sa trabaho natin, nakakaroon tayo ng anxiety. Now, ano sabi ni Paul, ni San Pablo, sa Philippians 4 verse 6? Pakinggan niyo. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Sa Tagalog, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinihingi niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat ng inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Jesus Cristo. So ano sinasabi ng Bible? Huwag kang mabalisa. Imbis na mag-worry ka, mag-pray ka, manalangin ka, hingi mo sa Diyos ang lahat ng kailangan mo. Imbis na matakot ka sa kinabukasan, imbis na matakot ka na wala kang may babayan, mag-pray ka. Mag-pray ka. Present your request to God, sabi ng Bible, with thanksgiving. Habang nag-pray ka, magpasalamat ka. Lord, salamat, alam ko, tutugunin mo ako. Lord, salamat, alam ko, i-answer mo ako. Lord, salamat, alam ko, tutugunin mo pa ang ilangan ko. Lord, salamat, ay pagagalingin mo ako. Lord, salamat, makakatapos ang aking mga anak. Lord, salamat, iingatan mo kami. Amen. Do not be anxious about anything. Instead, in everything, present your request to God. Present. Ipanalangin nyo. Amen? Sinasabi ni Pablo dyan, no matter what it is, hindi ka dapat mag-worry. No matter what it is, you have nothing to worry. Bakit? Sapagkat alam mo, andyan si Lord. Hindi ka niya pababayaan. So, no matter what it is, ano man yan, whether ito ay may kinalaman sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa mga bayaran mo, sa health condition mo, we don't have to stress about it. Because we have God. Meron tayong Diyos. Amen? We need to pray. Manalangin tayo. Give it over to God. Bigay mo sa Diyos. Mag-focus ka sa mga bagay na pwede mong pasalamatan.
mag-focus ka sa mga bagay na positive, mag-focus ka doon. Amen? You need to have the faith and trust na sinasabi, no matter what happened, God is good and He has a plan. Amen? Ano man ang mangyari, ang Diyos ay mabuti. May plano siya sa atin. May plano siya sa iyo. Ang pang-apat, sa aking pagninilay, yung word na let it go. Let it go. Ito ang dapat nating gawin para ma-overcome natin ang anxiety. Let it go. Amen? Itawan mo. Let go, let God. Amen? Let it go. Alam niyo, pinakita ni Jesus sa Bible na capable siya i-handle ang lahat ng ating mga difficulties, struggles, mga worries, mga bagay na kinatatakutan natin. Si Jesus said, siya ay capable. May kakayanan ng Panginoon. Basahin natin sa Matthew 8:23-27. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alaga. Habang siya ay naglalayag sa lawa, si Jesus ay naputulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at alos matabunan ng mga alo ng bangka. Dahil sa labis sa takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad, "Panginoon, tulungan niyo kami. Lulubog tayo," sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, "Ano kayang ori? Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya." Brothers and sisters, nakita natin, si Jesus ay capable na i-handle anumang klaseng sitwasyon, anumang klaseng bagyo sa buhay natin, kaya niyang i-control. Kaya niyang i-handle. Ang mga disciple, nagtetend sila. Pero Jesus is calm. Kalmado siya. Bakit? He knew He had everything in control. Alam niya, kontrolado niya. Kaya tayo, we don't have everything under control dahil tayong tao lang. Yan ang dahilan bakit tayo nag-worry, bakit may anxiety tayo. Kasi di natin kontrolado ang nangyayari. Pero si God, kontrolado niya lahat. God is capable to handle your stress, your anxieties, your worries. Kaya niyang i-handle yan, mga kapatid. Amen? So, we can let go. Amen? Itawan natin. Ibigay natin sa Diyos. He can calm the winds. He can calm the waves of our anxiety if we will come to Him. Kaya niyang pakalmahin ang hangin. Kaya niyang pakalmahin ang alon sa lahat ng ating mga bagyo sa buhay kung lalapit tayo sa Kanya. Amen? Nalala ko, na-remind ako sa isang kwento tungkol sa isang lalaki na nag-mountain hiking siya, makisa sa bundok, at na nasa taas na siya ng bundok, tuwantuwa siya sa scenery, tuwantuwa siya sa landscape ng bundok, gandang-ganda siya, namamangha siya sa bundok. Hanggang di niya na malayan gumabi na. Nang pababa na siya, padilim, nadulas siya, at bumulusok siya sa pababa, hanggang nakakapit siya sa puno. Nung makakapit siya sa puno, takot na takot siya. Dahil inisip niya, bangin yun. At biglang may nagsalita, "Let go. Let go. Bumitaw ka." Sabi, "No way. Hindi ko mamatay." At may nagsalita ulit na tinig. Tinig ng Diyos, "Let go." Pero hindi pa rin siya bumitaw. Hanggang pagod na siya, at wala na siyang magawa, sabi niya, "Andan ako mamatay." Bumitaw siya. Pagbitaw niya, bumagsak siya, 6 pulgada na lang pala mula sa kanyang kinasapitan hanggang sa lupa. Amen? Alam niyo, mga kapatid, kung minsan, ganyan tayo. Kaya tayo nabibigatan. Kaya tayo anxious. Kaya ang bigat-bigat ng pakiramdam natin kasi ayaw natin mag-let go. Ayaw natin bumitaw. Amen? Marami tayong nahawakan.
sinasabi na ng Panginoon, bitawan mo yan. Ayaw mo. Amen? Kikinig kayo? Amen. Bitawan mo na yan. Ayaw mo. Kasi Lord, ito lang yung kasiyahan ko eh. Hindi ko ito kaya i-let go. Anong gusto mo? Mamatay ka sa kabalisahan? O bibitawan mo yan? Anong gusto mo? Mabaon ka sa isabo? O i-let go mo yan? Amen? Mga kapatid, let go. Amen? Alam nyo, katulad ng in-illustrate ko, na lalaki na pinapabitaw siya, alam nyo yung tao, katulad ng lalaki na yon, kaya niyang bumitaw kasi wala siyang makita. Ganun din tayo, limited yung view natin. Limited yung ating pananaw. Kaya minsan, andun yung temptation, sasabihin ni Satanas, nako, rescue yan, yung bibitaw ka. Rescue yan, yung magtatrust ka kay God. Diba? Kaya tayo, skeptical tayo, nagdududa tayo, kung bibitaw tayo, maglilet go tayo. Kasi iniisip natin, baka masira tayo. Alam niyo po, lahat yan kasinungalingan ng kaaway. Amen? So, kailangan natin mag-let go. At ang last, mga kapatid, dito ako magtatapos. Ito yung aking pagninilay. When we were anxious, God is our comfort. When we were anxious, God is our comfort. Sabi ng Psalms 94:19, when anxiety was great within me, your consolation brought joy to my soul. Kapag ako'y ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas ng pag-ibig mo ang umaaliw sa akin. Amen? Kapag ikaw ay may anxiety, if you were anxious, God is your comfort. Siya ang magpapalakas sa iyo. Alam niyo, sumulat ng Psalm 94 si David. So, andun yung feeling niya na parang he against the world. Parang siyang tinabunan ng langit, no? Sa kanyang problema, mga kapatid. Pero ang pag-ibig ng Diyos ang nagpalakas sa kanya. Same with us, brothers and sisters. Kung ikaw ay mayroong kabigatan, tumingin ka sa Diyos. Siya yung comfort. Alala ko yung isang nakita ko na isang 5-year-old na bata, na girl, dala siya ng daddy niya sa vaccination para bakunahan. Takot na takot yung bata. Pero nung tumingin siya sa daddy niya at tinititigan siya ng daddy niya, nagpa-vaccine siya. Kasi alam niya safe siya. Alam niya secure siya. Dahil nandyan yung presence ng daddy niya. Airtime daddy sa langit. Ano mga problema na dahilan ng kinatatakutan mo, meron kang ama sa langit. Tumingin ka lang sa kanya. Mapapomfort ka. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Huwag nating payagan na ang mga kabalisahan ay magpapahirap sa ating buhay. Huwag mong payagan na magkaroon ng lugar ang anxiety sa isipan mo. Yes.